Ilan ang inantay nating mamatay? Inantay pa natin si Tulfo maging senador bago magkaroon ng ganyan? Anong nangyari sa inyo mga ano? Dapat lahat panagutin. Ay nako, ang hina kasi ng pangil ng ating batas. I mean, ilan lang namatay sa Taguama? Yung kanilang founder, yung sa kanilang mga officers dyan sa umbrella nila. May nakulong ba? Napakahina ng batas natin eh. From now on, gagawa po tayo ng batas na ang lahat na may-ari ng venue at nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. Malupit yun, binitawan ni Tulfo. Tuloy nyo, ha? Ulitin natin, tingnan nyo. Lahat yan dapat kasuhan. Yung mga nagbumalo, yung mga usi, pati eskwelahan, pati principal kasuhan ninyo, pati yung leader. It's about time na lahat ng fraternity i-register at ipalista ulit. Tapos, i-submit kung sino yung mga officers. Nang sa ganun, pag may namatay sa hazing sa ilalim nila, whether nandoon sila or hindi, ikulong sila. Kasi huwag po tayong maglokohan, ha? Sa mga kaedad ko, alam natin ang fraternity sa Pilipinas, nung tayo ay nag-aaral pa lang, involved talaga ang hazing. Huwag tayong magtanga-tangahan. Doon lang tayo sa totoo. So, hindi pwedeng sasabihin ng mga officers nila, kinukunti na namin ang hazing. Hindi po yan nangyayari sa totoong buhay. Sa statement, sa kanilang goals, sa kanilang prayers, wala ang hazing. Pero sa totoong buhay, maglakad ka sa kalsada, alam ng bawat tao, may hazing ang mga fraternities. Bulahin nyo, lelang ninyo nang hindi niyo alam na mayroong hazing talaga dyan. Kaya nagaano ko dito sa mga officers, alam ninyo ginagawa ng mga tao ninyo. Alam nyo yung tao ninyo nag-hazing. Kasi hindi nyo kinakausap ng maayos, itigil na yan. Kaya dapat ikulong din yan, Senator Tulfo. At nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. O, pag may nangyaring hazing, hindi pa namamatay ha. Ewan ko kung ganyan ang plano ni Senator Tulfo. Ganda yan. Reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Pag may nag-hazing, namatay o hindi namatay. Ewan ko kung magkaroon pa ng hazing sa bansa. Itong mga naging mambabatas natin, mga wala din kayong ano, buti dumating si Tulfo. Tama yung sa akin, para sa akin. Pag naisatupad yan, pustaham tayo, wala nang mamamatay sa hazing. Eh hazing pa lang, ikukulong ka na ng habang buhay eh. Lalo na sa law school. Kung kailan tumalino ang mga tao, mga matatalino nag-aaral, saka sila naniwala sa maling tradisyon na ano, ang kapatiran ay nasa paluan. How intelligent you are, and yet, hindi mo alam, mali yun. Kapatiran, nasa paluan. Kung elementary, high school, maniwala ka pa eh. Pero graduate school, nung naramdaman ko yung graduate school. I mean, ibig sabihin, graduate ka na ng college. Additional studies mo na lang yan. Kunwari, maglolo ka, magdo-doktor ka, mag-ano, etc. Tapos may, ano ba yun? Tapos may hazing. Huwag niyo akong bulahin, may hazing po yan. Ang tatalino nyo. Ganyan-ganyan po, yung ibang ensimada vloggers. Ang tatalino, and yet, biglang nabobo. Bakit? Panatiko eh. Ganito rin yan sa prat. Naging parati ko sa prat. Tradisyon na yan eh. Mr. Chair, it's about time na panagutin natin whether absent or present ang mga opisyal ng fraternity na naganap na hazing, they should be held accountable, reclusion perpetua, no ifs, no buts. Ito, maganda. Tandaan nyo to, sasabihin ko sa inyo. Ako agree sa sinasabi ni Senator Tulfo. Lahat yan panagutin. Ultimo yung venue. Bakit sila nakakapagpaluan doon? Yung may-ari, panagutin, reclusion perpetua, mahihinto yan. Maganda tong sinasabi ni Tulfo. Ang problema niyan, eto. Meron na namang abogado na magpapasikat na vlogger at sisiraan nito si Tulfo. Wala na nga siyang pakinabang sa bansang Pilipinas. Sisiraan niya pa yung mga magagandang ginagawa ni Senator Tulfo. Para ano? Para sumikat yung vlog niya. Eh wala ring silbi yung mama na yun eh. Puro lang kontra eh. Alam mo, walang masama kung kumontra. Okay? Pero kung ganito naman maganda ang ginagawa, tapos kukontrahin mo pa, eh for the views ka ring animal ka eh. Lalaki ba views niya kung hindi niya inaraw-araw si ano? Isipin mo, hindi pa official ito, inaraw-araw niya si Tulfo. Type ka ata, Senator Tulfo. Ganon din po sa mga may-ari ng venue. Kasi nga po, yung mga may-ari ng venue, ang nag-facilitate po niyan ay kamag-anak. So this time, yung mga kamag-anak na nag-facilitate ng venue, mag-iingat dahil ayaw nilang mapahamak ang kanilang kamag-anak. Hindi talaga alam ng school yan. Huwag na kasi tayo magbulahan dito. Alam naman natin eh. Bawal talaga ang fraternity sa school. Lalo na yung mga high school or college, no? Doon lang sa anos namin natanggap yan eh, yung graduate school. Underground talaga yung hazing na yan. Hindi alam yan. Kaya nga kailangan magkaroon ng pangil. So dapat tama ang sinasabi ni Senator Tulfo nga bigyan natin ng mas
Huwag mo sabihin tama yung sinasabi ni Senator Tulfo Bato, Senator Bato. Magagalit yung abogado na vlogger. Mamaya titirahin ka na rin, araw-arawin ka nun. Mayari ka dyan. Mabigat na penalty kung pwede reclusion perpetua, pati yung school administrator. Kung nagpapabaya sila kayo, namamatay yung mga bata. Yung sabi nga, ano yung doctrine to, yung locus parentis? Kung ano yung responsibilidad ng isang parent sa isang bata, responsibilidad din yan ng school doon sa bata na nag-aaral sa kanila. Responsibilidad ng parent yung bata. Eh sinabi nyo, hindi kasalanan ng tatay ang kasalanan ng anak. Ano ba totoo? Sa tingin ko, parehas tama. Hindi nga kasalanan ng tatay ang kasalanan ng anak. Pero responsibilidad ng tatay yung anak. Pag yung anak mo naging addict, aba, may pananagutan ka dyan. Kaya mo nilabas yung bata na yan para turuan mo, eh naging addict. Oh, syempre, pag nakapatay yun, hindi mo kasalanan. I mean, hindi ka makukulong. Pero sa mata ng lahat, responsibilidad mo yung anak mo. Bakit lumaking ganyan yan? Kung ayaw ng parents na mapunta sa mamatay yung bata niya, anak niya, or ayaw niyang maging membro ng CPP, NPA yung anak niya. Ako, suggesto ko, kung ako po ay merong maihahatid sa inyo, bagamat kayo pa rin mga magulang ang pipili, ako po talaga isasuggest ko, turuan po ninyo yung inyong anak na huwag nang sumali sa fraternity. Sa edad niyo po at sa edad ko. At sa mga edad ng mga kasamahan nating nasa fraternity, may naitulong ba yung kanilang fraternity sa karir nila? Kasi yan, sa fraternity, pwedeng ikaw ang makapatay or ikaw ang mapatay. Pag may rambulan, real talk na po tayo para hindi na tayo paligay-ligoy. Ito pong nangyayari, especially sa boys school. Ewan ko kung may boys school pa ngayon. Kahit hindi mo away, kailangan kasama ka. Kasi may mga ganun eh. Sila-sila nag-away. Eh, frat war eh. O, di kasama ka. May naitulong ba sa pag-aaral yung fraternity? O, malino ba yung anak mo dahil sa fraternity? Sasabihin eh, kasi para pumasa ng bar, kailangan kaprat mo. Hindi rin. Alam mo, para ikaw ay makapasa, itong sa akin ha, para ikaw ay makapasa ng law school, it means you are bright. Matalino ka na rin. Hindi mo kailangan yung ipapasa ka, magkakaroon ka ng leakage sa bar exam. Oo, hindi ko sinasabing hindi totoo o hindi ko rin sinasabing totoo. Ang punto po, the fact na graduate ka sa law school, matalino ka na rin. O kahit sa medical school, matalino ka. You don't need leakage. And at the same time, pag nagpa-practice ka na wala ng leakage, you are on your own. Kalimutan yan. Ito nga eh. Yung partido sa partido, naglalaglagan sila sa politika. Partido sa partido ha. Magkapatid at magkapatid nga naglalaglagan eh. Ito pang fraternity, tingin mo tutulungan ka niyan sa hahanap buhay mo? Hindi. Papaluin ka nga eh. Kapatid ba yung papaluin ka? Walang maitutulong yung fraternity na yan. I mean, si Marcos nga nilaglag si ESBK eh. Sanggang dikit sila eh. That is a very classic example na nangyayari sa politika. Tingnan nyo po ang ginawa ni President Marcos kay Attorney Big. Laglagan to the max yun. Yung pangka-fraternity ka lang, wala ka namang nagawa sa kanya, na pinalo-palo ka pa nga, eto nga magkasangga habang buhay eh, nagkalaglagan. Tandaan nyo, magkakaasawa din niya mga yan. Eh, paano kung binulungan? Halimbawa, yung ka-fraternity mo, under desire pala. Tutulungan ka. Sabi nung asawa niya, pangalan, kunwari, si Shashi. Ano ibahin natin, wag ma'am, si Shashi. Shashi! Huwag mo tulungan yan. Alisin mo yan. Alisin mo. Wala na rin. Fraternity ka pa dyan? Wala na. Oh. E sino bang pinakamalapit dyan? E syempre yung bubulong-bulong na asawa. Yan po ang realidad ng buhay. Huwag tayo magtanga-tangahan. Pag nabulungan na ng asawa yan, tapos na yan. Gusto nyo ebidensya? Tingin kayo sa paligid. Nangyayari ngayon yan. Fraternity pa kayo. Yung kalokohan niyang, ano, huwag nyo nang pasamahin ng anak niyo dyan, mapapahamak lang. Ang magpapakain pa rin naman sa pamilya niya ay ang kanyang pagsisikap, hindi fraternity. Didn't do anything. Yun siya sabi ni Senator Bato. Alam mo nga na it exists and then sabi mo, hindi mo na-recognize pero you should have done something. Kaso walang ginawa, ibig sabihin INUTIL ka. Til ka in- ginigisa nila tong school. Tama naman yan. Hindi ko sinasabing mali yan. Wala silang ginagawa. Hindi nila nire-recognize pero alam nilang nangyayari. Alam nyo po yung ganyang statement? Tama po. Sabihin nyo yan sa eskwelahan. Pero palagay ko, mas tamang sabihin nyo yan sa liderato nila. Anong ginagawa ng president nila? Anong ginagawa ng vice president nila? Yung ano ha, yung main. Sa tingin ko, pagdating sa kabataan, pagdating sa fraternity, mas may influence yung kasi tinitingnan nila. Halos panatiko yung mga yan. Parang mga ensimada vlogger siya mga yan. Ha? Kung tingnan nila si Marcos, parang ano, hindi nagkakamali. Very influential yan. So dapat ang kinakausap ninyo at binibigyan nyo ng ganyang ultimatum yung kanilang liderato, hindi yung eskwelahan. Kasi eskwelahan nga, sa totoo lang, kaya nga naggaganyan yan underground, alam nyo kung bakit? Para sa kanila, ang eskwelahan dinadaanan lang. Walang influence para sa kanila yan. Sa mga estudyante, wala po. Totoo na lang tayo. Gusto lang nilang daanan yan. Pero ang ina-idolize nila, itong mga fraternity leaders, si Gato. Alam nyo ba si Grandpaster? Alam mo ba si Ganon? Very influential yan sa gobyerno. Magdine-name
pinakapayamang yan. Alam mo, si senator ganyan, si congressman ganyan, dito sa lugar namin si mayor ganyan, si ganito ganyan. Kakilala ni Grandmaster namin, yung presidente namin, at yung mga yung magkakaibigan. Yan ang tinitingala ng mga fraternity, yung kanilang main officer. Ulitin ko, para sa inyong kaalaman, para mga tansong ensimada yung mga yan. Ang tinitingnan yan yung presidente, bulag yung mga yan, panatiko. So, tama yung ginagawa nyo, pero I think, Senator Bato and Tulfo, you're barking at the wrong tree. Better yet, birahin nyo yung officers. But anyway, maganda itong panukalang ginagawa ni Senator Tulfo. Oh.